ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo na 32 na linggo ng pangkalimang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kung narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manakisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine, at ang matagumpay natin na paglalakbay bilang simbahang sinudan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumunog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para manang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos pusong hanapin siya. Matatagpuan siya at ang mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya, magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin.
Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik. Iyong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa aki'y nag-iingat. Nagtataka ang sarili at alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ikaw ay naroroon. Sa siyol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Oon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat. Kaysa maging sanhi ng pagkakasala
ng isa sa maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng butel ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamurong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 32 na linggo sa karamang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang ng Eucharistia. At ngayon po ay atin pong pagnilaylayan ang tungkol sa mabuhay na matapat sa pananalig. Una, upang tayo mamuhay na matapat, kinakailangan na tayo'y marunong at maging saksi sa buhay na may katarungan o hustisya. Ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Katarungan ng Karunungan, Kapitulo 1, Versyo 1 hanggang 7, na kung saan tinatawag ng nagsusulat na sa karunungan na ito ay si Haring Solomon, na ang lahat ng mga mamamahala, na ang lahat ng may mga posisyon, kung ano man ang ating mga tungkulin at responsibilidad, ito ay dapat nating gawin ng may katapatan at may katarungan. Sapagkat ang tunay na banal o sumasang-ayon sa kaluban ng Diyos ay umiwas sa lahat ng mga masama na hilig, gawain at intensyon sa buhay. Bagkus tayo, ay siyasatin natin ang buhay na ayon sa Panginoon, ayon pa sa ating Salmos 138. Kaya tayo ay magnanais para sa buhay ng walang hanggan na kung saan tayo ay sumasang-ayon sa daan ng Panginoon. Sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, itong pagsabuhay ng katapatan sa ating pananalig at pagsabuhay ng buhay na ayon sa kalooban ng Diyos at pagsabuhay ng matuwid ay una sa lahat ang pagsabuhay ng katapatan at katuwiran na walang iskandalo, na walang bahagi sa atin na maging sanhi tayo ng pagkakasala o kasamaan ng iba. Kaya ito yung una sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, Versi 1 hanggang 6. Sa Versikulo 1 hanggang 2, sinabi ng ating Panginoon, hindi mawala kahit kailan ang sanhi ng pagkakasala. Ang pagkasala po ay ibig sabihin dito na tayo yung instrumento ng ibang tao ay mapalayo sa Diyos. Tayo maging instrumento na magkaroon ng masama na pagtingin ang tao sa kapwa. Tayo maging instrumento na magkasala ang iba sapagkat kung ano yung pinopost natin sa social media o kaya kung ano yung pinapasa-pasa natin na sinishare natin sa iba't ibang
site ng social media at sabihin pa ng iba, panoorin mo ito, tingnan mo ito. Kaya ito yung una. Dapat, una sa lahat, tayo maging matapat at matuwid. At ito ay ang pag-iwas ng paghila ng lahat ng mga tao na masabi natin mga inosente, lalo na mga maliliit, na sila ay magkasala. Pangalawa, ito yung sa versikulo 3 at hanggang versikulo 4 ng Kapitulo 16 ng Ebanghelyo ni San Lucas, na tayo'y handang magpatawad sa ating kapwa na nagkasala. Wala namang perpekto na tao. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakamali. Pero kinakailangan lang sa atin na marunong tayong magpatawad. Sapagkat sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 16 hanggang Kapitulo 18, na kinakailangan na tayo'y handang magpatawad. Una, nasabi ang magpatawad ay sinabi niya na si San Pedro, na siya yung unang Santo Papa, ibinigay sa kanya ang kapangyarihang magpapatawad. Pangalawa, ang mga apostol na atin pong makita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, verse 23. At pangatlo, ang sambayanan ng Diyos o ang simbahan, Ebanghelyo ni San Mateo, 18, verse 18. Sapagkat hindi po tayo patawarin ng Diyos kapag hindi tayo marunong magpatawad ng ating kapwa. Yun pong ating mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, 18, verse 22 at sumusunod, at sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 26. Kaya kinakailangan tayo na magpatawad. At si Pedro nagtanong sa ating Panginoon, hanggang kailan tayo magpatawad? Hanggang pangpito ba na nagawa at hindi na pwedeng magpatawad? Sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18:22, na hindi hanggang pito, ngunit 77 na ibig sabihin, lahat ng panahon tayo ay handang magpatawad. Para sa mga Hudyo at mga Hebreo, ang numerong 7, ito yung pinakahuli. Dahil kung tingnan po natin sa aklat ng Genesis, gumawa ang Diyos mula una hanggang pang-anim na araw at pang-7, yun na ang kompleto, tumigil na siya. Ibig sabihin pang-7, ito na yung pinakakompleto. Sinasabi ng ating Panginoon na hindi hanggang 7, pagkos 77 na doble nito, na ibig sabihin, wala tayong hangganan sa pagpatawad sa ating kapwa. Ito yung pangalawa na dapat gawin. Hindi lang na tayo ay umiwas ng mga iba't ibang mga magtulak sa atin sa kasalanan. Pangalawa, handa rin tayong magpatawad kung nagkasala ang ating kapwa. At pangatlo, sa versikulo 5 hanggang 6, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Lucas ngayon, na atin pong paunlarin, pagyabungin ang ating pananampalataya. Dahil sinasabi ng mga apostol sa ating Panginoon, sa versikulo 5, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Lucas, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Ang pagdagdag ng pananalig ay una sa lahat, yung ang pananalig natin ay handa tayong magsasaksi. Hindi po tayo mahiya na magpahayag ng ating pananampalataya sa iba. Kasi kung minsan, talo tayo sa ibang mga liyon na mas alam nila ang Biblia, nagmumula sa atin ang banal na kasulatan o ang Biblia, pero wala tayong kalam-alam nito. Mas alam nila ang mga doktrina o dili kaya yung mga bagong lumabas ngayon dahil sa sinudo ng simbahan natin, nauna pa sila sa atin, pero tayo hindi natin alam yung mga doktrina, mga dogma, at yung bagong pinalabas na mga mensahe ng simbahan dahil sa sinudo ng simbahan ngayon. Kailangan tayo na magdagdag ng ating kaalaman. Sa pagdagdag ng ating kaalaman, atin pong pagyabungin pa, ating paunlarin pa ang ating pananalig sa Diyos, na ito'y ating ibahagi sa iba.
Mayroon pong nagsabi kasi na marami namang Kristiyano, o nga, sa pangalan Kristiyano, pero mas malaki pa ang kanilang oras na iginugugol nila sa TikTok at iba pang mga computer games at iba pang mga apps sa ating cyber media at nakalimutan na ang mga mahalaga na bagay na para sa ating pananalig sa Diyos, para sa ating pananampalataya at para sa pagtingin ano ang esensyal na sa tao sa kanyang buhay. Dahil tayo ay nahila na sa mga material na bagay at tayo ay nagkaroon na ng mas hilig pa sa ibang mga tinatawag na mga cyber programs at mga laro. Paminsan, mayroon pang mga bisyo. Napunta na sa bisyo, mayroon na mga online na mga sugal ngayon na kung saan ang mga tao ay naroon na at sila ay hindi na nagkaroon ng malaking bahagi sa paglago ng simbahan. Kaya kinakailangan nating pakinggan kung ano ba talaga ang gusto nila kaya ngayong panahon ng sinudal na paglakbay ng simbahan. Atin pong pakinggan ano ba ang kanilang mga saluubin? Ano ba ang kanilang mga hiningi? Ano ba ang kanilang inasahan? Ano ba ang talaga nasa puso nila? Bakit nakalimutan na nila ang kanilang binyag at ang kanilang responsibilidad sa binyag? Dahil ba? Nagkulang ba tayo? Siguro naman nagkulang tayo dahil hindi natin nalagyan ng programa ng ang mga cyber media. Sa ating mass media ngayon, social media, nakita natin na mas marami ang mga mali at mga negatibo ng mga programa na yun pa ang pinasapasa ng mga tao. Kuminsan sa ating mga bulsa, naroon ang lahat ng cellphone, pero kulang tayo sa mga bagay gaya ng rosaryo, gaya ng mga imahin na nagpaalala sa atin sa Panginoon. At mas magkaroon pa tayo ng pagkaabala o parang na-crisis tayo kapag mawala ang cellphone natin. Pero nakalimutan natin ang ating mga responsibilidad bilang Kristiyano at hindi ito nakabahala sa atin. Na hindi tayo nakasimba, hindi tayo nakapagdasal ng ganito at ganyan. Kinakailangan ngayon ang pagsimpro ng ating puso sa tatlong bagay. Una, na tayo ay mamuhay sa matuwid at matapat sa Diyos. Pangalawa, na tayo ay handang magpatawad sa ating kapatao. At pangatlo, na kailangan tayong yumabong at umunlad sa ating pananalig sa Diyos sa pamagitan ng ating pagsasaksi sa ating buhay panampalataya. Panahon na na tayo'y kikilos na sapagkat mas malaki ang mga pangyayari sa ating kapaligiran. Nagkagulo na ang ating kapaligiran dahil nakalimutan na natin ang Diyos. Magdasal tayo at manalangin na babalik sa tao ang pagtaguyod ng katarungan, kapayapaan, at kaayusan at kabutihan sa buhay. Upang ang Diyos ay siyang mangunguna, upang ang Diyos ay siyang pumapanginoon ng bawat puso ng tao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, itinuturo ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatanggi sa kasamaan. Inaalay natin ang ating mga panalangin ngayon ng may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ng Panginoon. Ating pong itutugon, Panginoon, sumasaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ng kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo.
Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao, naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matatag kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hingnam ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba at nagmamahal sa iyo. Manalangin ay patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito, upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang kapangyarihan, tunay na marapat na kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Pinagbigyan mong ito'y aming mahiyag kahit na ito'y walang anumang may dragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Tugpuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikihirapan sa pamagitan ng anak namin na mahal. Kay kisan mga nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat tika pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapalian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan niya anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilis lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan na kilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari na, o na lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pag-ibig ang siyang bumukaw sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na.
At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, iwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanong naming utang na loob ang banal na pakikinabang at nawag naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kanang loob ay manatili sa amin palagian sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung kabang loob kaming nanalangin at kami makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyawan mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mga panatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Labana ni Jesus Nazareno kay mga naugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggay ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church at ang lahat ng mga nagpamisa. Salamat po sa inyong tulong at sa lahat po inyong mga pamisa para sa buwan na ito. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Jesus Nazareno. Tayo ay tinatawag na maging matapat at dapat umunlad sa ating pananalig sa Diyos sa pamagitan ng pag-ibig sa Kanya na napahayag sa konkreto na pag-ibig sa ating kapwa-tao, sa pamilya at sa kapwa nating katrabaho at iba pa. Naway ito'y ating maisabuhay. Ngayon po, ang kubas-bas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na pag-usan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaibigay ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtanaw nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga kalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon nito na mahalala ang pangako sa binyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin natin Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.